Hello mga mahal kong kababayan. Marami pong nag-iisip kung ano ba talaga ito hawak ko. Ano ang tawag dito at saan ito ginagamit? Di kaya ano ang nilalaman at paano mag-function? Okay? Ito po ang tinatawag na flute switch. So, ang laman po nito ay mayroon siyang sirkuito doon sa loob ito. At dalawang function. At kung tawagin na mayroon ng normally open at saka normally close. Ito po ang laman nito sa loob. So, ang tanong kung saan ginagamit ay ginagamit po ito sa mga tangke na ang laman ay fluid. Fluid ang laman. Tulad nito. Ayan. Diyan po yung ginagamit. Ayan. Akin po yan. Akin ang tubig yan. At yan ang fluke valve. Kung tawagin. Yan naman nagkukontrol sa tubig. Pagkapuno na siya. At kahit ito ay nakalagay sa normally close position, ibig sabihin hindi siya apaw. Kasi nga, ibig sabihin ay naka-close niya yung tubig. So ngayon, balik tayo dito. Kung ang itong halimbawa, flute switch na ito ay ginagamit sa tangke ng tubig na nasa bandang ibaba, ay ang position niya ay ganito po, nakaganyan. Ibig sabihin, nasa normally open. Okay? Nasa normally open siya. Kasi ang purpose nito, pag halimbawa maubos yung tubig dyan, dito ay ihinto yung motor. Yung motor na ihinto yun at hindi siya masunod. Okay? Kaya ibig sabihin, kailangan na sa normally open ito. Pag nagkaroon naman ng tubig yan at aangat yan, kaya ganun siya, ay nandun siya sa normally close. Okay, mag-close siya. Automatic. Ganun ang purpose nito. Ngayon, ito ay dalawa yan. Dalawa po ito. Mayroon ang isa doon sa rooftop. Okay? Kaya bali mangyayari, kahit nakayo po sila parehas ganito, ang gagamitin dito ay kukunin mo yung wire na para sa normally open. Okay? Yung sa itaas naman, ang kukunin mo, ang wire na nasa posisyon na ganito ay normally close. Ganun siya. Dahil ang tanong, katulad nito, ngayon, naka-close siya. Nasa normally close. Bakit hindi umunder yung water pump? Hindi po siya under kasi ang isa nito sa itaas ay nasa normally open ngayon. Gawa ng puno na yung tubig doon. Kaya wala na siya sa normally close na nakaganito siya. E ngayon, nakaganon yung flute switch doon sa itaas. Kaya nasa normally open siya. Naka-open siya. Kaya hindi siya umunder yung doon sa ano. Okay? So, wala ko dapat alalahan dahil papakita ko sa inyo kung paano yung sistema doon sa itaas ng flute switch. Tapos, lilecture ko sa inyo kung paano mag-wiring ng flute switch na ito na tinatawag. Okay, so ngayon, ilalagay ko na dito. Ibabalik ko siya at tingnan nyo dahil ito ay nakaangat siya ganito. Kasi yan po ang purpose nitong parang baterya na yan eh. Na yun ang nagkukontrol niya para umangat siya. Kaya kailangan may, ano, kung halimbawa, dipindi siya lalim ng gusto mo. Kaya nilagay ko na yun ngayon. Okay, kita nyo. So, ika-close ko na siya baka may malaglag. Okay. So, ngayon ay pasyalan po natin yung sinabi ko sa inyo na tangke ng tubig sa itaas. At ipapakita ko sa inyo kung papaano yung flute switch naman doon. Okay? So, ito nga. Yeah. So
sabi ko na float switch na nasa itaas ay dito po, yan na unik sa isang tangi na ito. Wala namang problema dahil dumadalo yan. At ito yung kanyang wiring bumaba doon sa isang dock, bumaba doon sa water pump. Okay? So ngayon, ito na. Okay, so ngayon, yung isang float switch na yun ay nandito. Yan. So nakita niyo yung posisyon. Kaya hindi umandar yung doon kahit kahit nandun siya sa normally close. Okay? Kasi ito, nasa posisyon na normally open. Yan. Ganyan yan. Kasi nakataas siya eh. Ganyan. Kaya pagka binit-bit ko yan, ay mangyayari, ay under, maririnig yung motor, yung tubig. Diba? Kaya sabi ko, ang ano nito is normal position niya. Ang position nito ay nasa normal close lagi. Okay? Nasa normal close siya. Kasi ganito yun, tingnan niyo ah. Oh, narinig mo tubig. Dahil ito ay nasa normal close siya ngayon. Kaya sabi ko sa inyo na ang tanki kung nasa itaas, ay normal close ang position nitong float switch na yan. So tingnan nyo, itataas ko, ilagay ko sa normal open, mamamatay yung tubig. Yan, wala yung tubig, di ba? Nawala yung tubig. Kasi nga, nasa normal open siya. Oh, pero kung ano, doon sa ibaba, kailangan normal open siya. Ang position para sa ganon, ay kung nakaganito siya, ay nasa normal close at normal open naman ito. Pag ibinaba ko ganyan, is magiging normal close siya. Yan. Nakita niyo ito din niya. Okay. So ngayon, pag nilagay ko yan, ay mag-normal close siya. Kasi nga eh, mataas na yung tubig dito eh. Yan, tingnan niyo namatay. Yan, wala na. Ganon po ang function nitong load switch na dalawa. So, huwag kayong mag-alala dahil sa kung paano mag-wiring ay papakita ko sa inyo. Okay? Ang importante ay mayroon kayong idea kung paano siya mag-work. So, sana nagkaroon kayo ng idea. At kung nagustuhan niyo itong video na ito ay i-like nyo lang, tapos i-like nyo at mag-subscribe kayo kung nagustuhan niyo ang aking video. So, maraming salamat po sa panonood sa aking video. Bye-bye.